Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Filipino, pagsagot ng mga tanong sa mga tekstong pang-impormasyon ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito ay matutuhan mo ang tungkol sa tekstong pang-impormasyon. Ito ay nagsasaad ng mga sulating di katangisip o non-fiction na ang layunin ay makapagbigay alam sa mga mambabasa tungkol sa isang paksa. Ito ay makikita o mababasa mo sa mga magazine, talambuhay, aklat ng kasaysayan at iba pang katulad nito. Batay sa iyong kaalaman, ano ang ibig sabihin ng COVID-19? Ang COVID-19 po ay isang virus na nagdulot ng pandemya sa buong mundo. Mabilis pong kumakalat ito sa pamamagitan lamang ng pag-ubo at pagbahin. Ang sintomas nito ay lagnat, ubo, sipon at kakapusan ng hininga. Bakit ipinagbabawal ng mga may katungkulan sa pamahalaan ang lumabas ng bahay sa panahong ito ng pandemya? Dahil po sa mabilis na pagkalat nito, sa pamamagitan lamang po ng mga droplets mula sa pag-ubo at pagbahin, ito po ay naipapasa. Paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili sa panahon ng ganitong kalamidad? Maliban po sa pagkain ng mga masustansyang pagkain, kailangan pong magsuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng malimit ng kamay, pagdisinfect gamit ang alcohol, at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Sa iyong pagkaunawa, hanggang kailan kaya magtatagal ang pandemyang ito? Magtatagal pa po ito kung hindi po tayo magiging disiplinado sa pagsunod sa mga protocols upang maiwasan ang sakit na ito. Mabuti rin pong magpabakuna upang maproteksyonan sa virus na ito. Maging masunurin po tayong lahat upang ating mawakasan ang pandemya na ito. Gawin natin. Basahin ang teksto at suriin ang mga kasagutan sa mga tanong. Talambuhay ni Juan Luna. Siya ay isa sa kinilalang bayani ng ating bansa. Inilagay siya sa pedestal ng Pilipinas sa larangan ng pagpipinta dahil sa mga obra maestrang The Death of Cleopatra, Blood Compact at Spolarium. Si Juan Luna ay ipinanganak noong ika-23 ng Oktobre taong 1857 sa Badok, Ilocos Norte. Siya ay anak ni Joaquin Luna at Loriana Novicio. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at sa Academia de Dibujo y Pintura sa Maynila. Pangarap niyang maging isang mandaragat, kaya't siya'y matiyagang nag-aral ng nabigasyon o paglalayag. Nakamit niya ang katibayan sa pagiging mandaragat noong 1875. Nagtrabaho siya sa barko at nakarating sa maraming magandang lugar. Ito ang nagtulak sa kanya upang mahilig sa pagpipinta. Nag-aral siya ng pagpipinta sa Madrid, sa Eskwela de Bellas Artes,
ang kanyang naging guro ay si Alejo Veja. Karamihan ng kanyang mga ipininta ay nagkamit ng mga karangalan. Ilan sa kanyang mga obra maestra ay Death at Cleopatra, Ang Kamatayan ni Cleopatra, Blood Compact, Sanduguan, at Espolarium. Dahil sa mga larawang iginuhit niya, si Juan ay pinaghinala ang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896, siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi sa Katipunan. Taong 1897, si Juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa Espanya upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio. Tumulong din siya kina Rizal, Lopez, Haina at iba pang mga Pilipinong nasa Europa sa kanilang krusadang makamit ang reforma para sa Pilipinas. Matapos siyang maglakbay sa iba't ibang lugar sa silangan, inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil ng kanyang buhay noong ika-7 ng Disyembre taong 1899. Anong halimbawa ng tekstong pang-impormasyon ang inilahad sa teksto? Biyografiya o ang paglalahad ng talambuhay ng isang tao ang halimbawa ng tekstong impormatibong inilahad sa teksto. Ano-ano ang mga obra maestra ni Juan Luna? Ang mga obra maestrang The Death of Cleopatra, Blood Compact at Espolarium ang ilan sa mga iginuhit ni Juan Luna. Bakit siya pinaghinala ang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan? Dahil sa mga larawang iginuhit niya, siya ay pinaghinala ang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Bakit siya bumalik sa Espanya matapos siyang palayain sa pagkakabilanggo? Upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio, tumulong din siya kina Rizal, Lopez Haina at iba pang mga Pilipinong nasa Europa sa kanilang krusadang makamit ang reforma para sa Pilipinas. Ano ang sanhi ng pagkamatay ni Juan Luna? Matinding karamdaman ang kumitil sa buhay ni Juan Luna. Laging tandaan. Ang tekstong pang-impormatibo o tinatawag ding expository ay isang anyo ng pagpapahayag na nagdalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano. Ang ilang tiyak na halimbawa ng tekstong impormatibo ay biyografiya, mga impormasyong matatagpuan sa diksyonaryo, encyclopedia, almanac, mga panalalisik sa mga journal, siyentipikong ulat at mga balita sa radyo, telebisyon at pahayagan. Gawin natin. Batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Ano ang pamagat ng teksto? Ang pamagat ng teksto ay maliitang pagmimina, malaking problema. Ilarawan ang bansang Pilipinas batay sa tekstong binasa. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga mineral kagaya ng ginto. Paano nakatutulong sa tao ang pagmimina? Nagbibigay ito ng kabuhayan sa mga nagmimina sa pamamagitan ng mga kitang mula sa ginto. Bakit mapanganib ang asoke sa tao at lamang dagat? Ang asoge o mercury ay lason. Nagdudulot ito ng matindi at masakit sa ulo't gulugod. Anong ahensya kaya ng gobyerno ang dapat na makialam sa kasong ito? Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na nangangalaga ng kalikasan ang dapat makialam sa kasong ito. Gawin natin. Sagutin ang bawat katanungan sa ibaba upang makabuo ng salaysay. Ang dengue ay dala ng kagat ng lamok. Ang mga lamok na may dalang virus ay nanghingitlog sa tubig. Sa hapon lamang lumalabas ang lamok na ito mula sa kanilang pinanghingitlogan. Upang matalos ng maaga kung may dengue ang isang tao, dapat makilala ang mga palatandaan ng sakit na ito tulad ng mga sumusunod. Lagnat, rashes sa katawan, pananakit ng mga kalamnan at pagsusuka. Lubhang mapanganib ang sakit na dengue. Kaya't huling paalala, makabubuting laging maglilinis upang maging malayo sa sakit na dengue. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!